Cek. Cek. Cek, 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 mic cek. Cek. Loh. Oke. Hindi gumagana yung microphone ko. Uish. Hello, good evening. Test live daw eh. Pag-usapan pala. Share natin. Hi, magandang gabi po. Blurred ng camera. Medyo malabo. Malabo. Ay, smoke mo. May bangs. May bangs. Hello, magandang gabi po. Hello, magandang gabi po. Naulit. Okay. Mic check, mic check. Pa-check naman po kung mayroong sounds. And pa-like na rin po. Thank you. Good evening sa inyong lahat. Good evening. Shoutout sa ating 2 viewers. Hi, shout out sa ating 3 viewers. Magandang gabi. Hey. Kamusta, kamusta? And maraming salamat sa nag-like. Tara, pag-usapan natin kung bakit nga ba nagpuputol yung sinulid sa pananay.
Yo, magandang gabi. Shout out sa ating 2 viewers. Dun, 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 dun. Live chat. Okay. Schedule, live, camera. Check mic, check. Di gumana yung microphone ko ah. Ano nangyari? Mic check, mic check. Ganito. Check mic, check mic. Uy, shout out po sa ating 4 viewers and 1 like. Sa mga nasa live stream po, pass po yun naman ng like. Palike naman po. Salamat. Hindi gumana yung mic ko. Ano ba yun? Check. Mic check. Bakit? Bakit di gumagana? Wala, hindi gumagana yung mic. Mic check, mic check. Shout out sa ating 3 viewers. Magana pa yun na pwede mo na. Hi guys, magandang gabi. Mga kasawer, magandang gabi. And late live stream. Comment lang kayo dyan sa baba. Shout out sa ating 4 viewers. 4 viewers. Just comment. Late live stream and kapi-kapi tayo. Naririnig yata yun. Magandang gabi, magandang gabi. Naririnig nyo ba yun? My goodness. Yo, shout out sa ating 3 viewers and 1 like.
10 minutes na rin pala. Yun, salamat sa 2 likes. Shoutout, shoutout. Comment po kayo sa mga gusto magpa-shoutout. Shoutout sa ating pure 4 viewers. Magandang gabi po. Ayun, Mike Justin, galing talaga ni Kuya. Okay, magandang gabi sa iyo, Mike Justin. Mike Justin Dumanahan. Magandang gabi sa iyo. Palike naman po ng LS natin. Thank you very much. And kapi-kapi tayo. Tagasan ka, Mark Justin. Kamatay yung ilong ko. Sino pa pa shoutout? Skandaloso 14, good evening sir. Ay, magandang gabi rin sa'yo, Skandaloso 14. Okay. Shoutout sa ating 5 viewers and 2 like. Pa-shoutout, pa-like naman po ng ating LS. Magandang gabi. Shoutout po kay Ma'am Estrella Talha, magandang gabi sa lahat. And magandang gabi rin po. 4 viewers and 3 likes. So, thank you sa mga nagpunta. Magandang gabi sa iyo, ano, Skandaloso 14. Kamusta ka? Shoutout sa ating 5 viewers. Ma'am Estrella, kamusta po? Hindi. Shout out sa ating 4 viewers. Huwag mo isipin yun, sir. Mahal ka nun. Nagsishare ako eh. Isipin mo lang. Ando? Silip lang muna. Ituloy ko panonood bukas replay. Sige po, Ma'am Estrella Talha. Marami pong salamat. Thank you po. Okay naman, hindi pa bumabalik yung magpapalit ng overlock kasi sabi ko ang brand nyo ipapalit, wala pa.
Okay po, okay po. Shoutout po sa ating 5 viewers. Pasuyo naman po ng like. Pa-like naman po ng ating LS. Kunin mo nga yung connector mo dun, Harry, dito sa microphone. Ayaw gumana. Di ba gumagana itong ano? Or headset na lang? Sir, saan ba ginagamit ang cotton na sinulid? May nabili kasi ako na sinulid. Eh, bago lang. Bago lang ako. Yun, basta bili lang. Cotton? Paano pong cotton? Made in cotton naman po talaga mga sinulid. Tawag doon? Baka nylon po. Ano mo nga, Harry, yung ano? Headset. Do, pinakalman talaga yung akin na yan. Gagamitin ko nga yan. Cotton. Sa sinulid daw kaso nung ginamit sa portable, nagpuputol. Ay, salamat sa 4 likes. Paano pong sinulid? Yung karamihan po kasing ano, yung binibili nating sinulid, ano yun, pag hindi polyester, cotton. So, pwede pong gamitin kahit saan, maliban po sa nylon. Yung nylon kasi ginagamit pang overlock, pang kadena, ganyan. Yung pag nylon, medyo manipis. Pwede rin naman pong gamitin sa ano, sa portable, pang ano siya, pang ilalim. Shoutout sa ating 6 viewers and 4 likes. Nagtry kasi kami ng manahin ng bedsheet, portable ang gamit. Bakit po kaya ganun? Bedsheet. Siguro po masyadong mabigat. Ba't gumagalaw na to? Kay King to? Blue yun sa'yo, diba? Di ba? Ano sa akin? Buka palit-palit. Nag-try kami ng manahin ng bedsheet. Pag ano po kasi yon, sa portable kasi, medyo mahirap manahin ng bedsheet kasi yung garterize po ba? Ginamit namin sa ibabaw. Try nyo pong ano, normal thread sa pang ibabaw tapos yun yung gamitin nyo pang ilalim. Tsaka ano, tawag doon? Yung pang veget ba may ano, may may garter? Medyo mahirapan nga po yung portable nyo doon kung may garter. Shoutout sa ayun, Tamsakdan. Maraming salamat kay Ma'am Marilo Branco. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Mario. Marilo. Gumagana yung mic ko. Sigurado ka, Ari, gumagana to. Check. Wala din eh. Hindi rin gumagana eh. Shout out po sa ating 5 viewers.
Pero di, ah, di sama sa tahi, sir. Sa sinulid ba yun or ano kaya? Ano daw? Pero di sama sa tahi. Siguro po dun din sa portable, medyo mahigpit or medyo maluwag. Ganun lang din po yun eh. Pag sa, kasi, hindi kasi ako masyadong ano sa portable eh, kasi pagka garter, ah, may garter yung bed sheet, di ba, pag ahatakin nyo na. Try nyo ano, palitan ng karayom na medyo makapal. Okay, mga 14, ganyan. Na portable din. Tapos check nyo yung ano kung medyo mahigpit yung tension. Pag medyo mahigpit kasi yung tension, madalas din yung magpuputol. Okay lang, te? Okay lang. Maingay ba? Ha? Maingay? Wala. Hindi ko maray dito. Hmm. Ah, okay, copy po. Shoutout sa 5 viewers. Marami pong salamat. Kadalasan po kasi pag nagpuputol yung ating karayom, sinulid, either mahigpit yung ibabaw or mahigpit yung ilalim. So pag madalas sa ibabaw, tension lang, problema. Pero i-check din po natin yung karayom kung mapurol na or medyo bent na siya or yung medyo tumatama na siya dun sa plate. Kung okay naman parehas, check nyo din po yung yung plate kung may gasgas na po ba or wala pa. Kasi pag may gasgas na rin po yun, isa rin po yun sa magdahilan na nagsusugat yung sinulid at magpuputol. Or kung naka-center ba yung ating pressure put, dahil may epekto din po yun pag nakatabingi siya, lalo na pag makakapal yung tahi natin. So, tulad yan, garter. Yung garter kasi pag hinatak mo, yung karayom habang nag-tahi, may posibilidad na mabent. Pang-heavy po ba yung portable nyo, ano, Ma'am Escandaloso? Ah, Sir Escandaloso. Shoutout nga pala sa ating 6 viewers. Magandang gabi po. Shoutout sa ating 5 viewers. Magandang gabi po. Dali mo ito. Akin na yan. Hindi ko pala naset kanina. Wala ka po ang sarili. Huwag na. Mic check. Para mo. Alis ka dyan at gumaano. Nalubot mo lang to. Yeah. Baka balikot lang paglalagay mo. Magandang gabi po sa ating 6 viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Balikat ko ya. Dito naman. Ang ingay naman nito eh. Tinutulungan lang natin eh. Dito yung mic, may nakalagay headset. Ayan o, headset o. Ang hirap kasi dito. Hindi, kabisado ko na kasi yan. Kanan at kaliwa lang yan eh. Oy, Ma'am Orlando Mariano. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin. Lumaka na? Huh? Magana? Hindi nga rin. Naririnig ka kaya dyan? Pabalik mo na. Check mo to. Yeah. Kalukuhan mo. Magandang gabi po sa 6 viewers natin. Shoutout po sa inyo lahat. Grabe naman yung pagkatrust.
Magandang gabi, Sir Orlando Mariano. Mag-shoot tayo. Ba? Live si ano. Pero ano, Sir Escandaloso, pagka binalik nyo dun sa sinulid na gagamit nyo talaga, nagpuputol pa rin po ba or hindi? Dun lang sa sinulid na ano, na ginamit nyo. Kasi isa rin po yun sa nagiging dahilan eh. Kasi yung mga sinulid po, hindi rin po yan ano, pare-parehas ng thickness tsaka ng smoothness. Depende rin po yan sa pagkaka-dye or sa pagkaka- rewind nung sinulid. So kaya may mga times lalo na sa pag-overlock, overlock kasi madalis mabilis mabusan ang sinulid, di ba? May mga times na pag nagpalit agad nagpalit na tayo ng sinulid, may magpuputol. Tapos magtataka tayo, bakit yung sinulid nagpalit na ng sinulid nagpuputol na yung karayom? Yun. Si ata sir, brother tatak before namin kunin. Yun. Tinry nila sa maong. Okay naman. Nakapanahi. Simi heavy duty pala yun. Try nyo po, baka sa ano lang, sa tension lang, tsaka sa check nyo yung ibang parts kung ano. Check nyo rin yung tension ng ibabaw at ilalim. Dapat pag ginano nyo siya, inatak nyo siya, parehas ng timpla. Dapat parehas mo ng timpla para hindi sila naghahatakan. Tapos check nyo kung may ano, kung may mga ibang tawag doon, lamat-lamat na yung ano. Yung needle plate. Shout out sa ating 6 viewers, magandang gabi po. Yun talaga. Copy sir, siguro nga sa tension, isa lang kasi tension nun. Ewan ko kung sama yung baba. Hehe. E try mo rin po. Ticket 120 po ba gamit nyo? Okay, sabi ni Sir Orlando. Sir, meron akong nakita na bili ko second hand. Napuputol din. Nagpalit na ako ng lahat ng dinadaanan ng sinulid, pati tension, okay naman. Pati nga hook, nagpalit na ako. Hanggang ngayon, nagpuputol pa rin. Hindi try niyo ipa-timing, sir. Ano po bang nabili mong second hand? Industrial high speed or portable din po, Sir Orlando? Sa high speed naman, ano, ganun din po yun. Sa napalitan nyo na rin ang iba't ibang sinulid, nagpuputol pa rin po. Pagka ganun po, timing po yun. Check nyo po yung timing. Tapos yung tension niya, dapat ano siya, parehas kapag hinatak sa ibabaw at ilalim. Kapag ka kasi mas mahigpit yung tension ng ibabaw, tapos maluwag yung ilalim, ano yun, tawag doon, madalas magpuputol yun. Pag hindi magtutuhog, diretso putol yun, putol-putol, ganun.
timing po yung ano, try nyo pong i-timing, may video tayo ng kung paano mag-retiming. Kasi sabi nyo, bago naman yung hook. Or tama rin po ba yung pagkakabit ng karayom? Kasi may instance din na ganun eh, na medyo pagkatabingi or ibabaw ang nagpuputol. Bago karayom, bago yung mga thread guide, second hand nyo po nabili, ano? Bago karayom, bago mga thread guide, bago na rin yung hook. Ano pa ba? Timing na lang po yan pag ganyan. Tsaka tamang karayom din dapat po. Nakadami na ako ng palit. Ano-ano po yung mga pinalitan nyo, sir? Shoutout sa ating 7 viewers. Magandang gabi po. Sir Maria, tension spring bago din. Okay. Sa ano, sir? Ibang tawag doon? Mahirap kasi pag ano eh. Ay, shoutout sa ano? Para ang classroom. Shoutout sir, Tembi Nibuntura, Sewing is Life. Shoutout sa'yo. And magandang gabi sa lahat. Shoutout sa ating 8 viewers. Para daw tayo nasa classroom. O, kasi blackboard, di ba? Green board. Medyo blurred yung ating camera. Hehe, sabi ni Scandaloso. Pag ganun, Sir Orlando, ano, palitan nyo na, i-timing nyo po. Tapos, sa timing po kasi, di ba sabi nyo, napalitan nyo na ng rotating hook. Ngayon, palitan nyo po siya ng, ano, ng fingers o yung tinatawag na positioning bracket. Isa rin po kasi yun sa nagiging dahilan eh, kapag ka hindi rin tugma yung positioning bracket, kasi sabi nyo second hand yan, malamang pudpud na rin po yun or may tama na rin. Palitan nyo na rin po yun. Then, ipatiming nyo na po. Or kahit panoorin nyo yung video natin about sa pag-retiming. Kapag nagpuputol pa rin talaga, ipat-check nyo na talaga sa mekaniko. Pina-check nyo na po ba yun sa mekaniko? Or kayo lang po nagpalit ng mga pinagpapalitan yung pesa? Hoy, shoutout po sa ating 8 viewers and 6 likes. Ngayon lang po ulit, first time po natin mag-live sa YouTube studio. Kaya hindi po natin mabago yung mic. Nakakarinig tayo ng mga ingay sa paligid. And mukha tayong nasa classroom ngayon dahil may green board sa ating likuran. Video lang daw si Sir Mel. Live din po kasi to si Sir Mel eh. Di pa sir, ako lang nagpalit. Try nyo pong palitan yung ano, yung pinaka fingers niya or positioning bracket, yung pinaka tamang term doon or tamang tawag. Good evening po sa lahat. Miss Ma'am Corner, magandang gabi po and good evening po. Okay, at meron ding orasan. Hehe. Napansin pa talaga yun ni Sir Scandaloso, meron ding orasan. And may notice din diyan na keep distance. Yun, Sir Orlando, baka yun na lang yung pinaka-problema ng machine mo, yung positioning bracket niya, or mas kilala yung bilang fingers nung ano, rotating hook. Tapos, timing.
Pero nung nabili niyo ba yun, sir, na, hindi ba ganun? Di ba nagpuputol nung ginamit nila? Anong binili mo? Bago mo bilhin, di mo muna tinesting? Positioning bracket. Yung ba yung kumakapit sa ngipin? Malapit po siya sa ngipin. Ang tamang ano po is yun yung nag-hold sa rotating hook kapag umiikot. Malapit po siya sa ngipin. Katapat po niya. Katabi po niya. Shoutout po sa 9 viewers and 8 likes. Yun po yung ano, nag-hold ng position ni ng rotating hook. Dapat po pag tiningnan niyo 'yon kasi yung rotating hook kasi siya yung nag-hold may pinaka parang kanal siya na ganito. Kunyari ito yung buong positioning bracket. Meron siyang kuntil. Tapos ito yung rotating hook. Nakaganon siya. Eh yung rotating hook, 'di ba, moving parts 'yan. Gumaganon-ganon. So pag medyo pudpud na rin po ito, nakaka-apekto rin po siya. Nagiging sanhi din po siya ng pagpuputol ng ating mga sinulid. Pero may na-i-adjust, subukan nyo munang i-adjust. Tapos, kung ganun pa rin, ang adjustment lang naman po nun is forward and backward eh. Tamsak, Ning Morena Alindugan. Ah, magandang gabi po. Ah, okay, baka yun nga, sir. Salamat po sa Tamsak. Ning Morena Alindugan, shoutout po. So, bali, hindi nyo nagamit yun, Sir Orlando. Kasi lagi nagpuputol eh. Shout out sa ating 10 viewers. Hello, good evening sir. Tamsak Dan, Cecilia. Gistadia. Gistiada. Magandang gabi po, Ma'am Cecilia. Pag di umubra, tawag na ako ng mekaniko. Tama yun sir. Pag di pa rin po umubra, tawag na po kayo ng mekaniko. So check nyo po yung nabubulubulo ako. Check nyo po yung video natin sa pagre-retiming. Baka sakaling makatulong. Shoutout po sa ating 9 viewers. Magandang gabi po. So bali, hindi pa po pala ako nakagawa ng ano no, ng tawag doon. About doon sa positioning bracket. So dapat pala gumawa rin doon. Nagamit din naman po. Haha. Gandang gabi pa, Tusok Dan. Okay, magandang gabi rin po kay Ma'am Samutsari Yenderla Samutsari TV. Shout out po. Sige sir, salamat. Ay, salamat din po. Good evening din po, Nene S. Hindi yan kasya dyan. Para sa ano lang yan, sa GoPro. Ay, sa tawag doon? Action cam. Shout out po sa ating 8 viewers, 11 likes. Maraming salamat po sa pagbisita niyo sa ating channel. Ayun, sabi, tama ba sir, gawa ka din nung sa positioning bracket?
Okay, sige po, sige po. Gagawa po ako nun. Cecilia Gistada, Gistiada. Taga saan po kayo, sir? Taga Marikina po. Ay, Sir Rolando, taga saan po ba kayo? Taga saan po pala kayo? And kayo rin po, Ma'am Cecilia. Marikina lang, Marikina po kasi ako eh. Pag may time kasi, nag-a-service din po ako minsan. Extra income. Shoutout po sa ating 9 viewers. Magandang gabi po. Yenderla Samutsari, magandang gabi. Shoutout po kay Ma'am Yenderla Samutsari. Isa din po siyang YouTuber na nagsishare ng knowledge about sa sewing. Ano yun? Ba't may ganun, Hari? Ayun, magkalugar po kayo ni Sir Aris. Magkalugar po kayo ni Sir Aris. Tagaangono po pala, no? Malapit kay Sir Mel. Ayun, malapit pala kay Sir Mel. Sir Mel, may patulong po kayo. Sir Orlando. Cecilia, Tagaangono. Taga Marikina lang po pala si Sir Aris. Saan po siya sa Marikina? Dinig na dinig yung kape ko ah. Ano yan, Hari? Kape po tayo sa ating 9 viewers. Kape na. Ano oras na ba? Mag-11 eh. Late live po kasi tayo. Ano ba yun? Meron tayo isang nalang space. Shout out sa ating 10 viewers. Magandang gabi po. Uy, shout out sa ating 12 viewers. Pwede ba dito magano? Maraming pong salamat sa mga pumunta at mga nag-stay sa ating live. Kung may tanong pa po kayo, tanong lang po kayo. Tawag doon. Di ko po alam. Sabi niya kasi taga Marikina po siya. Nagkakape din po kayo tulad ni sir. sa factory kasi ano, madalas kape po yung break time eh. Coffee break. Kaya nasanay po kahit gabi. Tanghali man, gabi man. Nasanay eh. Baga, hinahanap-hanap na rin po ng katawan. Laro ako, kuya. Laro. Palaro? Saan yung isang comment?
Ayun, hello. Amado. Hello, Sir Amado S. Amado C. Hello rin po. Nene S. Hello, Sir. Ask ko lang siguro to. Ask ko lang yung Kansai Special Piping Machine. Ano to? Machine po ba ay nakakabitan din ng bias folder attachment? Thank you po. Thanks po. Yes po, ma'am. Nalalagyan din po yun. Maliban lang kung cylindrical. Box type po ba yan or L-type? Kasi ano, parehas din po siyang nalalagyan ng, magkaiba nga lang po sila ng attachment ng bias folder. Hindi yan lumalabas kasi ganyan lang yan. Shoutout po sa ating 13 viewers and 12 likes. Maraming maraming salamat po. Galing kami kay Sir Mel Ning Morena Alindugan. Shoutout po. Galing kami kay Sir Mel, mamaya kay JR Vlog naman. Nag-live po ba ulit si Sir JR? Pangatlong live na po yata niya ngayong araw ah. Hello Ning Corimau. Pangatlong live na ni Sir JR ngayong araw. Ni Sir JR Vlog. Box type po, sir. Thanks po. Ayan, nalalagyan po siya ng ano, attachment ng ano, ng bias piping. Kaya lang, magkaiba po sila ng attachment, hindi kagaya ng L-type. So, may nabibili po sila ng ano, may nabibili rin pong ano, set ng attachment ng bias folder para sa box type. Sasabihin nyo lang sa mga nagbebenta na box type yung sa inyo. Hindi nga pwede kaya. Hindi pwede. Ang ingay naman ito. Sabi ko, huwag ka pumunta dito. Pumunta dyan eh. Okay, mamaya daw po. Sir Sewing, 12. Hanggang madaling araw po siguro siya. Balik na ako kay Sir Mel. Thank you, Sewing Tech. Oy, maraming maraming salamat po, Sir Orlando Mariano. Maraming salamat po sa pagbisita sa ating sa aking LS. Magandang gabi rin po. Maraming salamat po. Shout out sa ating 12 viewers. Mamayang 12 daw siya. Mamayang 12 kasi siguro hanggang madaling araw ulit si Sir. Si Sir JR Vlog. Ayun, shout out po sa ating 13 viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat na nasa live stream o nasa LS. Neng Morena Alindogan. Haha. Hi Ate Sel Curinaw. Curinaw. Buti na lang Corinaw, hindi siya naging Corimaw. Joke lang po. Ayun, kay ma'am. Ay. Lugi ka, Ma'am Neng. Ma'am Neng Morena. Corimaw yung sinabi niya ni Ma'am Cecil eh. Maganda yung setup ng ano ni Sir JR Vlog. Pinanood ko siya kanina, di ba? Bumili siya ng microphone. May set na yata ng V8 ba yun? Hindi ko sure eh. Pero may mga sound effects siya. Maganda. May budget na si Sir JR. Vlogger na yung dating niya talaga eh. Shoutout po sa ating 13 viewers. Magandang gabi po.
Mali pala spelling, haha. Kurimaw po yan. Po yun talaga. medyo delay yata yung ano. Kurimaw pala talaga po yun. Ano po yun, biruan nyo? Haha, kurimaw yan, sir. Wrong type lang. Okay lang yan. Love you, Ninko. Siguro magkakilala po itong dalawang to. Si Ma'am Cecilia at si ano, Ma'am Ning Morena. Sino-sino po pala yung may mga channel dito, yung mga YouTuber din po? Para i-plug natin yung channel nyo. Hindi ko pa po kasi kabisado eh, di ba? Shoutout po sa ating 13 viewers. Ayos yung ano natin ah. Yung 13-12 na. Opo, maganda sir, may nag-sponsor daw po sa kanya. Sana all po ano may nag-sponsor. Ang galing nga ni Sir JR, no? May nag-sponsor na agad. Ako po, sir. Ano pong niche nyo sa channel yung Ma'am Morena? Sewing, ano rin po ba't kayo? Ma'am Ning Morena. Okay, shoutout po sa channel ni Ma'am Sining Alindogan. Galing kami kay Sir Mel. Sabi niya, bisitahin ka daw namin. Hey. Ay, salamat po. May channel yan. Ah, salamat po sa pagbisita. Ay, shoutout sa ating Team Biniventura and sa Team Buenas na naririto. Magandang gabi po sa inyo. Marami pong salamat. And yun, nabit na natin yung 13 viewers na may 14 viewers na tayo. Maraming salamat po. And i-plug ko lang po yung channel ni Ma'am Ning Morena Alindogan. Kindly visit po yung channel niya. And mag-subscribe na rin po kayo. And supportahan po natin yung bawat isa. Maraming salamat po. Akala ko yung pagkasabi ni Ma'am Ning Alindogan ni ano, sabi ko, sana all may nag-i-sponsor. Akala ko si Ma'am Ning Alindogan na yung mag-i-sponsor eh. Ayun, sewing din po pala yung ano. Related sa sewing din po pala yung channel ni Ma'am Alindogan. Ano nangyari? Ba't nagkaganan hari? Ano? Ano yun? Okay. Bakit? Yun, shout out sa ating 12 viewers. Magandang gabi po. Wala, okay na. Uy, 15 viewers. Salamat po sa mga Team Buenas na naririto. Magandang gabi po. And shout out sa Kaiser Mel. Shout out sa Team Biniventura. Sewing is Life. Magandang gabi.
Thanks, sir. Thank you rin po sa pagbisita nyo. Salamat, Sir Armando, sa pagbisita po. Ang sabi dito. Thanks po. Good evening, Idol. John Rayson, magandang gabi rin po, Ludes. Magaling manahi po yan. Sabi nito, ingit nga din po ako kay Sir JR. Support namin kayong dalawa, malapit na kayo sa katotohanan. Ay, marami pong salamat. Alam nyo, nung nag-umpisa kami, ganun din naman po eh. Kahit sa 100 subscriber, tapos pa kunti-kunti yung views. Sir, saan po kayo naroroon now, sa bahay nyo? Wala po, nasa factory pa po ako. Bakit sining naka-blue? Ako hindi. No problem, ma'am. Gawin natin blue. Ayun, DJ Ade, yun no, good PM Lodi. Good PM, magandang gabi rin po, ma'am DJ Adele, sewing is continuous learning. Ayan, hello daw DJ Adele, sabi ni ma'am Cecilia. Shoutout po sa channel ni DJ Adele, sewing is continuous learning. Sa mga hindi pa po nakabisita sa kanyang channel, kindly support din po natin yung mga ganitong sewing tutorial tips. Sa channel din po nila, nag-share din po sila ng mga about sa sewing. Shoutout sa ating 13 viewers, 13 likes. Bus na pala yung aking kape. Shoutout Lodining. Ayun, Armando C. Asawa ko po si Armando Sinoto. Gamit ko lang po ang account niya. Erlinda Sinoto po name ko. Ay, magandang gabi po. Ma'am Erlinda, magandang gabi po. Ano ba? Malobot pala. Kabila. Ano Faksa ko nga doon. Buti napansin mo. Sira na yung ano mo. Pinabukasan mo kung narinigat yan. Kung maingay dyan. Ayun, okay po. Magandang gabi po. Salamat po, Ma'am Erlinda. Ang kulit kasi. Doon ka na nga. Haha, Ate Sel. Hi, Lodi DJ Adele. Okay. Odi, Madam Cecilia. Good evening po. Shout out po, Lodi Cecilia. Ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. And shout out sa ating 12 viewers, 13 likes. Magandang gabi po. So, baka may katanungan pa po tayo about sa makina. Bali, ang title ko kasi sa live na to is bakit ano-anong sanhi or ano-anong ang dahilan sa pagpuputol ng ating sinulid. Timpla ulit ng kape, sir. Kinakabahan na nga po ako eh. Baka lalo po akong kabahan eh. Natatawa ako kay Ning. Sir, mali spelling. Pati ako nadamay eh.
Pag nagtimpla pa po ako, baka kakabahan na po ako ng gusto eh. Baka magpalpitin na ako. Kasi ako, kinakabahan na po ako ngayon eh. Nabubulol-bulol na nga po ako eh. Shoutout po sa ating 13 viewers. Naka 1 hour na rin po pala tayo. Bilis ng oras. Marami pong salamat sa suporta nyo. And wag po kayo mag-alala sa mga channel nyo kasi darating din yung panahon na ano na kayo kahit naman po ngayon susuportahan din po namin kayo. So yung mga hindi ka pa po nabisita na channel dito, wag po kayo mag-alala, bibisitahin ko po kayo. Ayan. Si ma'am ano pala, may channel si ma'am. Tawag dito si ma'am. Yeah. Ang ingay mo, masira yan. Maski ako mananahi. Ayun. Patawa lang Lodi para di ka kabahan. Ayun nga po eh. Si Ma'am Chichi, si Ma'am Cecilia may ano rin pala, mananahi din po pala. Huwag kang kabahan, nandito lang kami para sa iyo. Oy, maraming salamat po. Tulog na yata si Sir Gary ah. Hindi siya nakabisita sa ano. Pero nag-comment siya kanina sa ating mga video. Nabasa ko kanina yung mga comment niya eh. And dati po ganyan ang problema ng portable sewing machine ko. Kaya bumili ako ng brand new high speed now. Okay naman. Okay na, mas maganda gamitin. Mas convenient po talaga gamitin yung industrial sewing machine o yung high speed kumpara sa mga portable. Lalo na po kapag nagma-mass production or maramihang gawa tapos makakapal. Hindi, kahit naman hindi makakapal, basta maramihan eh. Kasi yung portable, karamihan ng parts ng portable is gawa sa plastic or hindi man hard, hindi man ano, basta mga hard plastic lang rin po yung material kapag portable eh. Once na may masira, mahirap ng palitan. Hindi katulad ng industrial machine or ng high-speed sewing machine gamit sa factory. Mas convenient yun, tsaka mas practical gamitin. Pangmaramihan, mas matibay, mas matagal. Kasi kung i-compare natin yung industrial doon sa portable, mas matibay, mas, tsaka mas malaki yung agwat nila. Diba? 20... Sabihin na natin 70-20. 20% para dun sa portable and 70% para dun sa industrial or high speed. Ganun po yung ratio nila no sa paggamit. Then sa sa maintenance pa. Mas madaling makapag-maintenance ng ano eh, ng high speed kumpara doon sa portable. Kasi yung mga portable minsan phase out na, 'di ba? Tapos yung industrial halos universal yung sizes ng industrial eh, kahit ibang brand basta high speed. Hindi nagkakalay yung mga sukat nila pagdating sa mga parts. Ask ko lang Lodi, yung ordinary sewing machine okay ba kabitan ng button holder attachment? Pwede naman po kung meron po kayong pang-attachment. Yung ordinary po na ano ha, na yun po ba yung ano, yung mga lumang ordinary machine na di pa jack na
anong tawag dun sa ano nun? Na may iba't ibang settings ng ano ng style ng tahi. Kasi kung ordinary na straight lang din, straight sewing lang din, hindi mo po siya makakabitan ng attachment ng button holder. Kasi may ano rin po yun eh. Anong tawag doon? May kanya-kanyang stitch camp din po yun eh. Okay, shout out po sa ating 13 viewers. So kanina umabot tayo ng 16 viewers. Okay, maraming salamat po. Ngayon may mga naliligaw-ligaw sa channel natin. Okay, may anong team? Yeah. Yung may small moto na dipadjak. Ah, opo. Opo, depende rin po yun sa ano ma'am. Tawag doon sa setup ng machine kung pwede ba siya. May nakalagay, ano bang tawag dito? Multi-stitch po ba yung ano nyo, yung ordinary machine nyo? Pwede magpalit ng tahi. Halimbawa, magpalit ng... okay, piping attachment po. Pwede. Stay in din po ba kayo? Pwede po yun, ma'am, ano, ma'am at DJ Adele. Kung yung ordinary machine nyo is ano na, naka-upgrade na sa multi-stage, halimbawa, pwede zigzag, pwede buttonhole, pwede iba't ibang design, pwede po yun, pwede pong kabitan. Pero kung yung sewing machine nyo na ordinary, straight sewing lang po yung kayang gawin, tapos kakabitan nyo po ng buttonholer, hindi po siya pwede. Yun po. Pero pang piping na bias single, pwede po siya. Kahit yung straight ano lang niya. Kahit yung machine nyo ay straight sewing lang. Okay, sabi ni Ma'am Cecilia, stay in din po ba kayo? Parang ganun na rin po kasi sobrang lapit po ng ano ko, ng quarter namin. Bale, sa loob lang po talaga ng compound. Ordinary old school. Ano Ma'am Cecilia? Ma'am Cecilia? Okay po, gotcha. Ayun, okay. Nag-gets na pala ni DJ Adele. Ni Ma'am DJ Adele. Ayun po, ganun po. Kasi pagka ano po, hindi na rin po pwede kapag ka street sewing lang yung kayang gawin ng ano natin. Okay, kay Ma'am, ano ba to? Si Ma'am Armando, si? Ano sabi niya dito? Erlinda. Sino to? Sabi ni Ma'am Erlinda, napapanood ko po mga video. Ay, na yun. Ba't nag-auto-click to? Hindi pa kasi nare-recognize yung ano mo. Boss mo. Hindi, oh. Kaya nga, yun na. Sa laptop yan. Pag ganyan, ibig sabihin ka lang na time. Tsaka kakaroon na kasi yung ano mo eh. Ayan, napanood ko po ang video nyo na nagkakabit ng folder sa high speed. Kaya umorder ako sa Shopee ng attachment. Baka bukas ko pa ma-receive. Try ko siya ikabit. Sana masundan ko ang tutorial. Okay po. Marami pong salamat. Paano tulisin? Okay na, okay na. Wait lang. Ano yan? Ay, naku.
Punta mo kay sa akin mo, bilis. Sawing, YouTube slash, bilis, sawing, bilis. Hindi na, adik. Ibalik mo dun. X mo lang, X mo. Parang magka-view at saka like ka. Kamagulo. Ayun, sabi ni Ma'am Cecilia po. Nagkamali po ng ano, bigkas ng pangalan. So maganda rin po kasi sa panahon natin yan, ano eh, kahit saan na tayo pwedeng umorder, online shop man yan or sa FB, mabilis natin makukuha yung item, no? Okay, saan mo nga po kinakabit yung attachment, Lodi? 5 threads ba? Lodi? Saan mo nga ba kinabit yung attachment? 5 threads ba? Ah, sa piping po. Doon sa bias piping na ginamit natin. Na yung last video ko. Ano lang po yun? 3 threads lang po yung ginamit namin doon. Kasi pagka 5 threads po ang gamit doon, ano na yon, spreader na po yon. Pwede naman yung tanggalin. Kung naka 5 threads yung piping nyo po, tanggalin nyo lang po yung pinaka-spreader nya. Ano po trabaho nyo dyan? Bali, ano, Ma'am Cecilia, all around po. Sewing, tapos sewing mechanic. Technician po pala, technician. Ganun. Ay. Yung mga ano, eh? Ano yun? Tinanggal ko yan. Hindi naririnig dun, no? Ayun po, sa piping po, natat na yung spreader nyo, yung spreader po niya, pwede po yung tanggalin muna at itabi. Kung gusto nyo lang naman, pero kung ano kasi, pero kung gagamit po kasi ng folder kayo sa piping, kasi isiset natin yun eh. So, kailangan nyo talagang tanggalin yung pinaka-spreader niya. Tapos, itabi nyo lang po muna, tapos ibalik nyo na lang po ulit. Yung piping kasi namin, yung piping kasi na sinet ko ng bias folder is wala na po kasi talagang spreader yun. Kasi luma na po yun. Ginagamit na lang po siya pang hem ng mga laylayan, tapos hem bottom, at the same time pwede rin i-set up ng bias folder. Ay galing, sabi ni Ma'am Cecilia. 3 threads na luma. Na-curious lang ako kasi piping attachment, tapos kala ko 5 threads yun. May dumaan. Ayun. So actually, nakagamit na ako ng piping attachment sa high speed. Okay naman. Okay naman po yung sa attachment ng high speed ng folder. Kaya lang, may limit po kasi dun eh. Hanggang 1/2 lang. Kasi hindi katulad ng ano sa piping hanggang malaki ang ano. Hanggang malaki ang bias. Shout out po sa ating 13 viewers. Kaway-kaway po sa mga naka-BG. Ano,
So ayun po ma'am, DJ Adel, kasi kung tataka kayo, ano, wala na siyang ano, spreader, di ba? Pero ang mga piping po kasi, ano, 5 threads talaga yun. Ginagamit lang siya 3 threads kapag ka mag-hem bottom, mag-hem sa sleeve. At pwede rin siyang gamitin na ano lang, na 2 threads lang. Kadena lang tsaka yung isang karayom, tatanggalin lang natin. So, yung may mga bagong piping ngayon na bagong labas, pero bihira pa eh, 6 threads, hanggang 6 threads na po sila. Yung kanilang spreader, kasama na yung spreader. Saan po ginagamit ng spreader? Depende po sa design ng damit, ng pagdi-design ng damit. Parang ano po siya. Kung may nakakita na kayo ng ano ng damit na mga sportswear, yung may parang labas yung tahi niya dito, yung mga sa mga dugtungan, ganun po yung tahi nila. Okay lang, pang clothing lang naman na bias. Ah, okay po. Ning Morena, dito pa. Ayun, salamat po. Nandiyan po pa pala si Ma'am Ning Morena. Okay. Ganun talaga. Meron naman talaga kahit saan. Sira na yung mouse niyo eh. Meron pa kong isa pa lang. Hindi naman sa inyo yun ah. Ay, yung bago, di ba? Bago, tapos yung isa. Ibigay naman eh. Tapos mo na. Yung bigay mo. Akin na lang ko. Hindi pwede, wala na. Ibigay ko na lang sa inyo isa. Yung inyo dyan. Yes po, nakagamit na din po ako ng 5 threads. So amazing. And ganda siya sa t-shirt, yung 5 threads. Opo, maganda rin po siya. Maganda rin po siya sa t-shirt. Kasi nagdidepende naman yung spread na yung kung saan mo siya gagamitin yung spreader. Kasi ginagamit lang naman yun sa design talaga eh. Ang pinaka downside lang nun is aksaya sa sinulid. Pero maganda yung tahi niya. Tsaka mas matibay din po. Ba't ayaw mag-gaming yung ano na ilay ko? Mas kung kita kaya pag ano. Diyan na pwede mahiramin na kung pwede ka doon maglaro. Like, one cam. Pwede. Kuya. Huwag ka nga maingay. Parang mas kumita ka eh. Maganda sa t-shirt. Okay. Ano ba ito? Okay. Shout out po sa ating 14 viewers. Magandang gabi or 15 na. Magandang gabi po sa mga
Naka-BG. Magandang gabi. Tingin ko na natin yung ano. Para ano, may noise deduction kasi yun. Para yung mga sound sa paligid, kagaya mong maingay, hindi naririnig. Ayan o, oh, ayan o, oh, naririnig ka o. Oh. Meron po kasi ako ditong kasama, makulit eh. Kapatid ko. Muwi ka na nga dun. Eh sabi ko nga, bukas na eh. Hindi ko to balik. Tsaka wala akong magawa dun. Hindi pa ako makatulog. Pagkit. Kaya pinagamit mo na sa ito. Shout out po sa ating 15 viewers. Magandang gabi po. And kung meron po kayong gusto pang itanong, i-comment nyo lang po sa ating comment section. 14 viewers lang po yan. Kasi kasama ka na rin. And 14 likes. Salamat po. Maraming salamat sa mga nag-likes. 14 viewers lang. Sabi mo maingay eh. Naririnig ka eh. And yun, 15 likes na rin. Maraming salamat po sa nag-like. And sa mga bago pang punta sa ating live stream, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and i-click yung notification bell para updated ka po kapag meron tayong mga bagong videos about sa sewing tips and remedies. Ayun, sige po. Balik na po ako kay Sir Mel. Bukas po ulit nood ako sa'yo. Thanks po, God bless. Ay, maraming salamat po. Tawag doon kay Ma'am Erlenda Armado C. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpunta and shout out po kay Sir Mel. Salamat Sir Mel sa pagpapunta ng mga viewers mo sa LS ko. Thank you po sa suporta. Maraming salamat. Nene S. Sir, sa portable sewing machine ko po, 110 volts po siya. Safe po ba ipa-convert ko sa 220 volts para di na po gagamit ng transformer? Thanks po. Pwede naman pong ipa-convert. Okay lang naman po yun basta ipa-convert nyo po. Ano talent mo, Ludi? Charot ha. Thumbstock done. Ayun nga po eh, wala po akong talent eh. Ma'am DJ Adele. Wala po, hindi po tayo nabibiyaan na ano ng talent, nabibiyaan ng talent eh. Yun sa mga katim, buenas dyan na naririto pa. Maraming salamat po. Sa mga viewers po natin, sa 13 viewers po natin, ano pong masasabi nyo sa ating mga videos, sa mga tutorial ko? Ano po yung pwede nating i-improve or pwede nating i-dagdag sa ating mga content? Suggest naman po kayo dyan. Si Ma'am DJ may talento eh.
Pag talent po yung usapan, uwian na po. Sabi ni DJL, ha ha ha, kumain matulog. Ayun, sabi ni Ma'am DJ Adele, actually, Lodi, salute to your tutorial troubleshoot vlogs. Ay, maraming salamat po. Baka po meron kayong gustong isuggest sa akin or ano po yung masasabi nyo sa ating mga vlogs, ano pa pwede natin i-improve para ma-improve pa natin ng gusto yung ating mga video sharing about sa mga troubleshoot natin. Shoutout po sa ating 11 viewers and 15 likes. Ayan, sabi ni DJ Adele, sewing is continuous learning. Kumain po at matulog, talent ko po, Lodi. Haha. Actually, ma'am, hindi po talent yan eh, kasi common, ano na po yan eh. Kasi lahat ng tao, kayang gawin po yun. Kumain at matulog. Joke. Hello, hello sa ating mga sa ating 11 viewers. Kaway-kaway. Ayun. Sa akin po, sabi ni Ma'am Ning Morena Lindugan, sa akin po pasasalamat lang kasi dahil sa mga turo mo, hindi na ako tinatawag ng mekaniko ngayon. Ah, hindi na daw siya tumatawag. Ay, maraming salamat din po. So, ayun, hindi na daw po tumatawag ng mekaniko si Ma'am Ning Alindugan. So, ayun. Ano, Lodi, basic sewing machine maintenance, mayroon ka na po ba? So, bali, ano, gagawa pa lang po, Ma'am DJ Adele. Naglagay nga ako ng, ano, gumawa nga ako ng method, eh, ng basic sewing machine maintenance. Bali, ginawan ko siya ng, ano, ng 3C. Yung 3C, nag-i-stance ng cleaning, checking, and changing. So, based lang din naman yun sa experience natin sa field. Yung cleaning, checking, and changing. Kasi yung cleaning, before and after nating pumasok, di ba? Sa factory kasi, madalas basic routine na natin yun eh. Una, maglilinis muna tayo makina.
And second, iti-check natin, no, yung mga parts kung okay pa ba siya magmula sa sinulid, karayom, bobbin case, tsaka dun sa mga panggilid, sa mga rewinder, tapos syempre karayom. And dun sa changing naman, kung may kailangan palitan, papalitan na natin, di ba? Hindi katulad kasi kapag nasa bahay na tayo or may sarili na tayong tahian or makina, hindi na natin siya nagiging daily routine. Ang nangyayari is, pagpunta natin sa makina, hindi na natin lilinisan yan. Uupuan na natin yan. Hindi na natin i-check yan, di ba? So, hindi na rin natin na-changing o hindi na natin napapalitan ng mga dapat palitan. So, mararamdaman na lang natin or magagawa na lang natin yung mga bagay na yun kapag nagka-encounter tayo ng iba't ibang problem, ng pagpuputol, pagtutuhog, di ba? Saka pa lang natin mararamdaman or babalikan na gagawin yung mga dapat gawin. Check mic. Hello. Check. Walang sounds. Ayun, meron. Meron ba? Hello. Tawag doon? Ano, Lodi, basic sewing machine maintenance, meron ka na po ba? Malakas loob niyan. Ah, yun. Malakas daw po kasi loob niyan ni Ma'am Ning Alindugan. Tama po yun. Yung kailangan po kasi may lakas din tayo ng loob minsan eh. Para at least hindi tayo napapagastos ng malaki agad-agad sa maliit na problema lang pala. So, dapat yun malaman natin. Tawag doon. Ay, ganda po niyan, Lodi. Very important po yun sa mga beginners. Oo nga, salamat po. Yes po, kaya pag may nagbablog, tas nakita ko madaming link na nagko-comment ako, parang gusto kong linisin. Joke. Pakicheck nga po nung natin kung meron pang sounds. Yes po, kaya po pag may nagba-vlog tas nakita ko. Oh. Ayun, gusto kong linisin. And yeah, minsan din yung kahit ako sa pagba-vlog ko minsan yung mga ginagamit ko makina tulad nung kapag hindi po kasi tayo sewing operator noon, 'di ba? Minsan ganoon eh. Nung binlog ko nung nakaraan, medyo madumi siya, 'di ba? Hindi as in medyo madumi talaga, no. Pero binugahan lang natin siya ng air blower para mawala yung kanyang mga likabok. Ayan, bilin po kasi nung trainer, panatilihing malinis ang machine kasi yung himulmol, nagko-cause ng mga trouble sa machine. Tama po yun, ma'am. Tama po. Kung maalala nyo, may vlog rin po ako na tungkol sa bakit dapat natin linisin yung may video na rin po tayo nyan. So, isa rin po kasi yun sa nagko-cause ng ng mga troubleshoot sa makina. Lalo na po pagdating sa overaging, sa overlock. Kasi yung mga mga fiber dust ng mga himulmol, ganyan, nag-accumulate po siya ng oil, no? So kapag nanatili siya sa machine ng matagal,
tawag doon, nagko-co siya, unang-una nagiging co siya ng mga kalawang sa put, sa plate. Tapos ano pa ba? Kapag ka kasi yung ano naiipon, 'di ba? Sa ngipin. Yung mga mugmug noon, mga mugmug ng tela, yung mga fiber ng tela. Pag naipon yun doon sa ngipin, magiging tinga yun. Na medyo pag matagal-tagal mo nang hindi nalilinisan yung machine mo, let's say mga isang linggo or isang buwan, ganyan, pag tiningnan nyo yung ngipin, makapal na yung tinga nun. And isa yung saging nagiging dahilan kung bakit bumababa yung ngipin kahit hindi naman natin ina-adjust. Kasi yung force ng ano ng pag-ikot ng sewing machine is ano yun, matawag doon, yung momentum nun malakas yun, kaya yung mga tinga-tinga nun pwedeng mag-cause ng ano problema. So pangalawa, yung mga mugmug nun kapag sumisingit yun sa mga tension ng ating mga machine, nagko-cause din siya ng problema. Halimbawa, nagtataka ka, magkakaroon ka bigla ng nagtutuhog na yung machine mo. Or naglulos na kapag ka nasa overlock ka, magtataka ka, ba't naglose yung tahi ng overlock mo? Yung pala, may nakasingit na mga fiber, no? Ayan, ang alin po? Sabi ni Ning Morena, ang alin po? Hindi, sabi kasi ni Ma'am ni Ma'am Cecilia, malakas daw po loob niyan. Ibig sabihin po siguro niya sa pagkukutingting ng makina, no, sa pagkano. Kasi sabi niyo hanggang ngayon ay hindi ka na tumatawag ng mekaniko, so ikaw na lang yung nagbimekaniko nung ano mo, nung sewing machine niyo. Kaya sabi ni Ma'am Cecilia siguro, malakas loob po niyan. Ayan. Sabi ni Ma'am, yes, DJ. Yes po. Shoutout po sa ating 11 viewers. Eh, tsaka ano, yung mga panglinis naman, ano lang yan eh. Pwedeng brush. Pero kung makakabili tayo ng blower, mas mainam kasi yung blower kasi mas mabublow niya yung ano, yung pinakasulok-sulukan ng makina eh. Compare doon sa brush lang, kapag yung brush lang, minsan hindi abot doon, gandun sa dulo. Yung pinaka-front, ano lang yung malilinisan natin, lalo sa overlock. Pero kapag blower tayo, sa ibang, sa malalaking company, ginagamit nila mga compressor eh. Pero dumi means madami sigurong project, haha. Kaya pagod na maglinis, pero seriously, dapat linisin daw po. O kahit ano po naman, kahit maraming naman pong project, dapat po talagang linisin. Kasi katulad nyo, halimbawa, sarili nating makina, di ba? Halimbawa, lalo na pag nag-iisa lang yun, halimbawa, overlock, nag-iisa lang yung machine mo, tapos hindi mo pa mini-maintenance kahit paglilinis lang. Pag nasira yun, ikaw rin yung tawag doon, magsasuffer. Kasi isa lang. At the same time, wala pa siyang kapalitan. Hindi katulad sa mga company, di ba? Pag nasira yung isa, meron pwedeng alternate. Kaya yung ano, yung sarili nating machine, ganun din gawin natin, linisin natin. So ang galing mo, Lodi. Nang ako once mabuting ting ko. Sabi niya, ang galing mo, Lodi Ning. Ako once mabuting ting ko, hirap ako magsoli. Haha. Alam niyo, ma'am, ano, tandaan niyo lang kung saan niyo tinanggal. O before niyo tanggalin, picturean niyo muna saan ba 'to, 'di ba? Alam niyo, iba ano, naglalagay sila ng note. Para saan yung tornilyo na to, nunot nila. Dito to. Ililista. Pero gano'n naman talaga eh. Sa mga ano, nakita ko yung pag-note sa ano eh.
sa mga automotive, pagbabaklas, nilalagyan nila ng note yung... Ewan ko kung mayroon pang gumagawa nun. Pero magandang technique din yun. Kung hindi mo talaga matandaan, ilista mo, itong tordel yung to para to dito. Di ba? Para hindi nyo ma-miss. One lang. Ayun, shout out po sa ating 11 viewers. Number pa mo kaya. Ayun, tama na, okay na. Yun, mayroon na tayong hangin. And salamat sa mga nag-like. Thank you sa pagbisita sa ating channel. Ganun talaga. Ayun, Ning Alindogan. Opo, mahilig po ako mangulikot. Mas nadadagdagan pa ang lakas ng loob ko, lalo ngayon may mga tutorial na. Dati bumili ako ng overlock, ako ang nag-assemble, kaya pabaliktad ang takbo. Meron namang inverter yun, ma'am, siguro yung nabili yung motor ng overlock. So, pipindutin nyo lang sa likod, tapos, ayun. Ayan, pag may troubleshoot ako, hanapin ko na lang vlog mo, Lodi Chris, mas mabilis sa, ayun po, maraming salamat po. Oo, kilala na nga ako eh. May sewing machine, my endless love, charot. Ayan, pag may troubleshoot ako, hanapin ko lang vlog mo, Lodi Chris, mas mabilis ha. So, huwag po kayong mag-alala, dadagdagan natin yung mga vlogs natin na yan about sa troubleshoot ng sewing machine. Kasi kung tutuusin, marami pa po talaga. Yung iba, mga basic lang talaga yung ma-share natin. Pero may mga major din tayong na-share tulad na nga yung mga pagta-timing, pagpapalit ng hook, mga major problem na rin po yun, no? Pero yung mga major problem na yun is kayang-kaya rin naman po natin gawin kahit na wala tayo masyadong alam sa mga technical problem or kung dati kasi kapag mananahi lang talaga, di ba? Pero ngayon kasi lalo na kung nagsarili tayo, kailangan may alam din tayo ng konti sa pag-troubleshoot kahit basic lang para makaiwas tayo sa gasto, syempre. Isa yan, makatipid tayo. Pero kung talagang hindi nyo kaya, di ba? Tawag din tayo ng professional or ng talagang mga mekaniko para mas mabilis. Then, itanong nyo sa kanila yung mga naging cause o mga naging problema and kung paano ba siya aayusin. Do? Kung yung mekaniko na matatawag nyo ay mabait din or mapagbigay din, di ba? Yung nagsishare din ng knowledge. So, meron mga ganun kasi. Tulad namin kapag kaano, nagsishare kami ng ako pala, sinishare ko din sa kanila kung ano ba yung naging cause at ano yung pwedeng gawin kapag naulit yung ganong problema niya. So, ayun, natawa si... Tawa lang. Okay. Lang, DJ Lodi. Lakas lang ng loob. DJ Adele, sabi ni Ma'am Ning Morena. Ayan. Thank you so much, Lodi Sewing Tech. Your vlog is much appreciated. Saka para din kami
maloko ng para di rin kami maloko ng mekaniko. Ay, maraming salamat po. So yung alam niyo po ano, sobrang nakakataba ng puso kapag may nag-comment din sa vlog mo na ano na sobrang nagustuhan nila, tapos yung comment nila sobrang ganda sa pakiramdam, no, na nakatulong ka. So minsan nga nag-share ako ng comment sa Facebook na ano eh, may nag-comment kasi doon na ano, salamat daw sa kasi natutunan niya yung bagay na yun, yung paggawa ng ano, sa tension ng ano, makina. Dahil daw sa video natin, nagpasalamat siya. And nakakatuwa sa pakiramdam. Ayun, shoutout po sa ating 12 viewers. Pinutong yung FN tsaka yung spacebar. Alin? Yung function tsaka yung spacebar. Bakit? Para ang yun sa ilaw, matilim ko masyado. F? Function tsaka yung ano, spacebar. Ito? Hindi, function. Ano ba? Katabi na si Ter, baba ng shift. Ayan, ayan. Function, ayan. Na ito? At tapos spacebar. Ayan. Ayan, tapos. Ayun, opo, correct ka dyan, sir. Pag hindi kaya, tawag lang kay Doc. Iyon. Doc. So, pwede rin nyo rin po kung ano, halimbawa, nagka-troubleshoot talaga kayo na matindi na hindi nyo kaya. Pwede nyo rin po akong kontakin sa Messenger, tapos tingnan natin kung kaya natin gawa ng paraan sa pamamagitan ng mga ng tawag or video call kung kaya nating maayos. Kapag hindi natin, kung hindi ko rin kaya, so isasuggest ko sa inyo, tumawag na po kayo ng ano, ng mekaniko. Ganun lang po yun eh. So dati kasi ganun lang po ako hindi, nung hindi pa ako nag-YouTube. Pag may mga tumatawag sa atin, yung may nakakilala sa atin sa Facebook, kanyan, nakipag-chat lang sa akin, sir, paano to? Sir, paano yung ganito? So, ang gagawin ko, papabideohan ko lang yung ano niya, tapos yun, i-check natin kung paano ba yung gagawin niya. So, awa naman ng Diyos, marami tayong natutulungan and nasishare ng ating knowledge. Kahit yung mga basic, ano lang, technical problem, dapat alam natin yun. Shout out sa ating 13 viewers. Magandang gabi po. Opo, ay, nabasa ko na pala ito. Ando. Ayan, totoo po yun. Ako po minsan one-on-one tutorial po. Ako video call kami kasi gusto ko talaga ma-share kung ano ang konti kong nalalaman about sewing. Ayun po, ganun po. Kasi sobrang dali na po ng technology ngayon, di ba? So, sobrang bilis na nating makapag-share ng information. So, sa tamang paraan lang din po.
Shout out po sa ating 12 viewers. Magandang gabi po. Basta pagka nagkaroon po kayo ng troubleshoot tapos hindi nyo kayang gawin, kontakan nyo lang po ako sa Messenger. Nandun po sa about nung ating channel yung aking contact information. At yun, subukan natin gawa ng paraan. Yun, awa ng Diyos, may mga natulungan naman tayo. Yung iba nga, minimension pa ako post nila, nahihiya tuloy ako. Ako din po nung una eh, nahihiya. Pero nung medyo matagal-tagal na, nakaka-proud din pala na nakakatulong. So, ayun po. Shoutout sa ating 12 viewers, 15 likes. Maraming salamat po. Ayun naman po yun eh. Sabi nga eh, sharing is caring eh. Diba? Okay. Nawala na sila, Ma'am DJ Adele. 13 viewers, shout out po. Hindi. I mean, hindi na nag-comment muna. Eh, 12 na yata. Magta-12 na pala. Ang bigat ng boses, pero pag sa ano, ang liit ng boses mo. Kanyan. Kausap, nag-YouTube ka, ang liit ng boses mo. Pero pagkakausap mo, ang bigat. Ayun. Ang galing. Caring is caring, sharing. More power to you, Lodi. And we are here to support you that you know. You may be able to reach your watch hour po. God bless. Si Ma'am DJ Adele. Inglesera pala to si Ma'am DJ Adele eh. Alam niyo ma'am, nabubulol-bulol tayo dyan eh. Shout out po sa ating 13 viewers. Dito lang ako. Ayan, salamat po kay Ma'am Cecilia. Multitasking. Busy ka rin po ba ngayon, madam? Siguro madaming order to si Ma'am Madam. Ay, si Ma'am DJ Adele. Multitasking daw eh. Ibig sabihin, bukod sa nanonood siya sa ating live, meron pa siyang ibang ginagawa. Ako, takot. Takot mangulikot. Mga likot. Mangulikot tuloy. Takot mga likot. Alam nyo ma'am, ano? Huwag kayong matakot. Tawag doon. Kasi once na tinry nyo yung isang bagay, matututunan at matututunan nyo yun. So, para lang din tayo, ano yan eh, yung, di ba, yung bata, hindi pa siya marunong maglakad. Kapag mga bata pa tayo, mga 1 to 2 years old, nahirapan tayo maglakad, di ba? Or 1 year old, pataas. So, yun, ganun din naman sa pag-start mag, ano eh, pahakbang-hakbang lang muna, di ba? Hanggang sa pag, ano na, nakasanayan na, makakatakbo ka na. So, ganun din sa pag-aaral ng, ano, ng pagmimekaniko. Kung interesado po tayo, matututunan at patututunan din po natin yan. Sa una lang yan mahirap, nakakalito, eh, anong tawag doon? Ganun, nakakatakot. Pero mas na-try nyo,
and na-satisfy nyo yung sarili nyo, na-satisfy kayo na napagana nyo, mas maano kayo eh, mas magkakaroon kayo ng interest. Ayun, interacting to your vlogs and sewing Lodi. Hindi natin kailangan ipagdamot ang talent na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Ayun naman po yun. Mga likot, di ako maalam. Totoo po yan. So, kapag nga daw po mas sinishare natin, mas dumadami yun. Meron kasing verse na nakasulat na ano eh, na binigyan sila ng talento ng Diyos. Yung iba tinago, yung iba binaon, tapos yung isa ipinamahagi. Yung ipinamahagi, nagkaroon pa siya dahil ipinamahagi niya. Tapos yung binaon, lalo pa siyang nawalan kasi itinago lang niya. So yun yung ano natin doon lesson. Kaya mas maganda yung i-share natin kung anong meron tayo. Lalo pagdating sa talent. yun. Correct po, Lodi. Siguro yung sabi niya dito, you are I just a channel of blessings, sabi niya. Ayan, dugo-dugo ilong natin dyan kay Lodi Adele. Oo nga po eh. Magno-nosebleed tayo dito eh. Kay Ma'am DJ eh. So, sakto naman po sa pangalan niya. DJ Adele. Umuwi ka na, matulog ka na. Matulog ka na. Bukas mo pa nga ito makukuha. Baka mag-edit ko. Ano yung edit na stream yan? Siyempre, yung mga ano dun na ano, hindi ko may lang mahaba. Ayan. Nagtatahi ako now, Lodi. Ayun, oh, nagtatahi pa daw po pala si Ma'am Adele. Ma'am, mukhang hataw na hataw ah. Mukhang maraming orders. Ayun, kahapon nasa taytay ako kanina. Nasa DB ako. Now, nasa YouTube, nagtatahi din. Ayun, ang daming extra ano ni ma'am. And nalibot na niya yung buong ano-ano. Bagay, marunong to si ma'am magmotor eh. Kaya kahit saan to pumunta, kayang-kaya niya. Yerlin Yenderla Samutsari TV. Shout out DJ Adele, dalaw ako sa bahay mo. Ayun. Ay, sorry po kasi mabaha pag sa mahaba. Hindi, okay lang ma'am. Napapractice nga yung ano natin eh. Ayun. Sorry po mahaba. Practice lang loading ha. Ayun. Galing ng motivation mo, Lodi. Same, same tayo ha. Ayun, shoutout po. Samutsari will do yes, same after here. And yun, shoutout sa ating 10 viewers. Hi Lodi Yenderla, sana all dinala, sana all dinadalaw. Haha, love you. DJ Adele, initial surname po kasi DJ. Initial ng surname DJ. So ayun. So that's si Ma'am Yerlinda Yenderla, nabubulon talaga ako eh, no? Kay Ma'am Yerlinda, salamat sa pagpunta and ayan, share ko lang po, natutuwa nga ako makakuha pa ako ng 3 subscriber yung nagbenta ng tela. Ayun. Okay yun. Pagkaya, mas maganda nga yun eh, sinishare natin online, then sinishare din natin offline. So, sa mga kakilala natin,
at yung mga pinupuntahan natin, ganyan, ganyan. So, ako din po nagtatay ng sopa cover bukas, delivery na sa Maynila. Ah, okay. Pati pala si Ma'am Ning Morena, no? Sobrang busy nyo ngayon, Ma'am, ha? Bukas na pala yung ano delivery niyan, kaya pala rush na rush ka ngayon, Ma'am Yerlenda. Ah, Ma'am Ning Morena. Nalito na tuloy ako. Kahapon hindi ako nakapag-live kasi magla-live sana ako kahapon. Nag-enjoy tayo sa ano eh. Sa pananay din sa pa, naka-BG tayo kay Sir Mel kahapon eh. Medyo nag-enjoy tayo sa panunod eh. So, na-late na ako. Sabi ko, ay, hindi na ako magla-live. So, kanina lang ako nag-live din. Medyo na-late pa rin. Kasi may mga tinatapos pa rin ako. Ayun, ayun. Pad po sa Epinyo, Lodi, ni Enzo, and Tech. Sige po, ma'am. Ma'am DJ. Ah, okay po. Okay po. Search natin yan. Pwede ba natin ito yung message ng private? Wala eh. Adele D. So, Adel D yung kanyang. sige po ma'am, add po kita sa ano, Facebook. Friend na po ba kayo ni Sir Mel? O pag hindi ko kayo mahanap, doon ko kayo hanapin sa friend list niya. Kasi friend ko rin si Sir Mel eh. Ano yun? Aswang. Ano? Aswang. Yun, sinamantala ni sir habang may nagpapagawa. Ah, sinasamantala sir habang may nagpapagawa. Okay yan, okay yan. Ning Alfonso po, FB Madam Lodi. Ikaw po. Ikaw po, ano? Hindi nga pwede. Ayun mo, para po may connect po, po kayo kay Nona Noemi to support you also, Lodi Ma'am Ning and Sowin Tech. Opo, friend po kami. Okay po ma'am, yes po ma'am. Add po kita. Ma'am Alfonso. Sige po, Alindugan. Ning Ning. Sige po, share, ayun, search natin dito. Ayan, shout out sa ating 7 viewers. Ayun, nakita ko sa mutual friend mo si Sir Mel. So, inad po kita. Okay, nag-message din po ako. Sabi ni Ma'am Cecilia, me. Si Ma'am Cecilia din po po. Okay, na-accept na tayo ni Ma'am. Ni Ma'am Ning. Thank you po. Thank you po sa pag-accept. So,
Okay, Ma'am Adel. Okay. Adel D. Adel D. Ayun. Ayun. Hindi natin ma-add si Ma'am Adel D. Naka-private. Message na lang natin. Message ko na lang po kayo, Ma'am, ano? Adel D. Hello, Ma'am. So, intake. Shoutout po sa ating 9 viewers. Marami pong salamat. Ayan. Tawag dito? Sige po, check ko mamaya. Okay po, ma'am. Ano? Lodi, Ma'am Cecilia, ano pong FB mo? Ayan, ano daw pong FB mo, Ma'am Cecilia? Ayun, shoutout po sa ating 9 viewers. Maraming maraming pong salamat. 9 viewers and 15 likes sa mga hindi pa po nakapag-like ng ating LS. Paki-like naman po. And sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe and click the notification bell. At shoutout na rin po natin yung ating mga kaibigang YouTuber dito sa nandito sa ating LS na si Ma'am DJ Adele, Yenderla Samosari. Ayan. And si Ma'am Ning Alindugan. Nandun ba ang channel ni Ma'am Ning? Si Ma'am Ning Morena Alindugan. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakabisita sa kanilang mga channel, check, kindly check po yung channel nila and nag-share din po sila ng mga about sa sewing. And marami po tayong matututunan sa kanila sa may iba't iba po kasi silang mga diskarte sa pag sa iba't ibang sewing. Ayun, shout out po sa ating 7 viewers. Ayun, na-add na tayo ni Ma'am ni Ma'am DJ Adele, ni Ma'am Adele. And ano, Ma'am Cecilia, ano daw pong FB nyo? And shout out sa ating 9 viewers. Ano, paalisin mo nga yung pusa dun. Tumalong dun. Huwag mong pakalaman yan. And shout out sa ating 10 viewers. Ayan o. Andiyan. Hello po, Celia Gistada. Nakalagay, Ma'am DJ, yung may sombrero, Ma'am. Mamaya ako na Lodi, check FB mga Lodi kasi naglalag ako pag check ko. Okay po, okay po. Alin? Masira yan ah. Sorry. Ay nako yung mga patrilyo niya. Si Harry, umuwi ka na nga dun. Ayan, copy po. Lodi Cecilia. Umuwi ka na dun.
Add natin si Ma'am Cecilia Gestisada. Gestisada, pero yung name niya sa YouTube, Gestiada. Ayun, shout out po sa ating 8 viewers. Ayun, Mick TV, shout out. Shout out mga lude, mga kamigos. Shout out sa iyo, amigos. Ayan, shout out natin yung channel ni Sir Mick TV, ni Lodes Mick TV. Yung channel na, nagsishare din ng mga about sa sewing, sa pagkakating naman yung karamihan niyang video sa YouTube. Sa mga gustong bumisita, check nyo lang yung Mick TV. Ano po? Kistisada. Tama na. Isinga. Yes po, yes po. Hello. Gistisada, no, gistiada. Hindi ko mahanap si Ma'am ano eh. Cecilia Gestiada or Gestisada. Sabi ni Ma'am Morena, Ning Morena Lindugan, shout out Mick TV, hello po. Friend na tayo, sir. Accept na kita. Ay, salamat po. And shout out sa ating 6 viewers. Ma'am Ning TV, ano? Ay, Ning TV. Ma'am Ning Morena, friend ba kayo ni Ma'am Cecilia? Sa friend, ano ko na lang siya hanapin. Wala din. Yo, magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Mick TV, late, medyo late ka na. Pa-end na yung live natin. And yun po, ano, magpapaalam na print po muna tayo. And Tamsakdan, maraming salamat. Shoutout Lodi Marilo Barrera. Yung may sombrero po, Ma'am, my name, Cecil. Ay, sir pala. Shoutout Marilo Barranco. Ayun, search natin si Ma'am Cecil.
Yung may sombrero daw. Ayun, nakita din natin. Ayan, na-add na po kita, Ma'am Cecilia. Maraming salamat po. And, loads, thumbsucks dan. Napadaan lang ako. Magtatahi pa kasi ako. Ay, maraming salamat sa pagdaan at Sir Mick TV. Ayan, maraming salamat po. Okay. Ayan, shoutout sa ating 5 viewers. Magandang madaling araw na. 6 viewers. Da, 12. Ano na pala. Sa lahat po na nandito pa sa ating live stream, sa ating LS, ako po yung magpapaalam na muli. Muna. So, balik kitakis na lang po tayo sa ating next live and magpapasalamat po ako ng maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanatili sa ating live stream, sa mga nagpunta at bumisita sa ating live stream, sa lahat ng mga nag-like. Maraming pong salamat. Yung mga hindi ko pa po nabisita, puntahan po natin later. And thank you and God bless and good night everyone. Maraming salamat. Thank you very much. Mag-end na po muna tayo. Salamat po. Okay, ended.